Magandang umaga mga Kadok TV, kumusta na kayong lahat? Sana ay nasa mabuti lang kayong kalagayan at ligtas sa anumang karamdaman at kapahamakan. Bali, ang tagal na nating hindi nakapag-upload ng video dahil sa nung nasa Taiwan pa ako, nag-lockdown din doon. Almost 2 months kaming naka-lockdown. Bali, company to hotel lang yung ginagawa namin, hatid sundo ng kumpanya. Hanggang sa matapos na yung aking kontrata doon, yun, hindi na ako pumirma ng panibagong kontrata, kaya umuwi na ako dito sa Pilipinas. Dito na ako ngayon sa bahay namin. Bali, ang ginagawa natin ngayon, nagre-repair tayo ng mga TV, mga amplifier, any kind of electronics, nagre-repair tayo para pangalis ng tangkal stress, para meron naman tayong pag-aabalahan. Medyo papahinga muna tayo sa pag-abroad dahil medyo hindi pa maganda ang takbo ng ating sitwasyon ngayon dahil sa pandemya na nararanasan ng buong mundo ngayon. Sana nga mga Kadok TV, wala na yung COVID-19 na yan, para bumalik na sa normal ang pamumuhay ng mga tao. Bali mga Kadok TV, dito lang ako nagagawa ng mga electronics appliances dito sa bahay namin, sa terrace. Sige po, yan ang gawa ko. Bali sa terrace, yan lang ako nagagawa. Bali, mamaya mag-home service tayo sa kabilang, medyo malayo-layo dito sa bahay namin, mag-home service tayo. Kasi nagpunta dito yung may-ari ng TV, bali, problema ng TV, Sony Bravia siya, problema ng TV, namamatay daw. Pag lumalabas yung logo ng Sony, once na lumabas siya, bigla siya magsasato. Mawawala na ulit, tapos uulit-ulit. Bali, tatlong beses siyang mangyayaring ganun. Then, after ng mag-shutdown ulit, magbiblink siya ng red 6 na beses. Kaya, malalaman natin mamaya. Titingnan natin. Bubuksan natin kung ano bang problema ng TV na yan. Pabalik ako kaya pag andun ako sa bahay nung may-ari. Ayo mga Kadok TV, nandito na tayo sa bahay ng ating pagagawan. Bali, ito na yung TV. Yan yung TV, Sony Bravia siya. Ang model niya ay, yan ang model niya. PLB40R4 52A. Bali, yun yung model niya. Bubuksan muna natin. Bali mga Kadok TV, yan, titry natin, bubuksan natin yung unit. Titingnan natin kung ano ba talagang problema. Yung cord. Ayan, bali mga Kadok TV, lalabas yung Sony Bravia niya, and then puputi, and then mamamatay. Pag auto shut off siya, then mabubuhay ulit siya. Ayan o. And then
mamatay na ulit. Bali, tapos bigla siyang magbiblink ng 6 times. Bali, alam naman natin na at alam ng maraming technician ng mga gantong case, gantong problema. Yan mga Kadok TV, binuksan ko na siya. And alam natin na yung problema nito ay nasa backlight driver. Once na yung isang Sony ay nag auto shut off siya, nagpo-protect siya dahil sa kanyang backlight driver. Bali yung backlight driver niya, meron siyang nadetect na nag-change value ng kanyang LED light, kaya kinakat off niya yung voltahe. Bali, ito yung backlight driver niya. Ito yung connector niya papunta sa LED. Ito yung nagkakaroon ng problema, karaniwan nagkakaroon ng problema sa Sony, lalo na sa mga Sony Bravia, ng mga gantong model, ang nagiging diferensya niya. Bali, lilinisin lang natin yung kanyang connectors. Then, karaniwan, ganun na nangyayari dyan eh. Padumi yung kanyang connector, and then, tatry ulit natin. Hugutin muna natin noon, lilinisin natin yung mga pins sa kanyang IC para malaman natin kung mag-o-okay siya. Once na namatay ulit siya, saka natin ayusin yung kanyang backlight driver. Titestarin natin yung mga voltahe niya. Bali mga Kadok TV, hugutin natin yung connector nito. Tingnan natin kung siya may corrosion. Lilinisin natin. Ayan, nalinisin na nakanya natin. Ayan o. Meron siyang ano. Yung mga dumi yung kanyang connector. Kaya nagkakaroon siya ng problema. Bali, linisin nyo lang mga Kadok TV yung mga pins niya. Minsan kasi magdudumi, katulad nito, ang dumi. Oh. Kita ba na madumi? Minsan may dumi lang yan dito. Yung connector niya. Karaniwan nangyayari sa Sony, bali nag-change value yung backlight niya sa loob. Kaya dinedetect siya ng driver IC niya ng backlight. Pinakat off niya. Bali, nagpo-protect yung backlight IC. Karaniwan niya nangyayari sa mga ganitong Sony. Once na ang Sony ay mag-blink ng 6 na beses, ang problema niyan, backlight. Yung backlight ang problema niyan. Pag hindi pa rin siya nag-okay, pagkatapos natin linisin, ating saka tayo magtitis ng voltahe kung alin na nagkukulang sa kanya. Linisin lang natin yung backlight driver. Tapos, re-reheat natin siya. Pakita ko pa rin na. Re-reheat natin yung pin.
Diyan kasi yung maawang dun. Hindi pa rin nag-okay ito, mga kadok TV. Bali, lalagyan natin siya ng isang resistor dun sa backlight driver niya, backlight driver IC. Sa pin number 31, lalagyan natin siya ng isang resistor. Nag-jumpera natin siya papuntang ground sa pin number 31. Kasi yun yung pin number 31 ng backlight IC. Yun yung protect niya. Para hindi siya mag-protect, lalagyan natin siya ng resistor na 10K. I-jumper natin sa ground. Pagka hindi pa rin siya nagkaigil, matapos natin linisin yung kanyang connector. Saka nireheat natin yung kanyang IC. Bali, yung IC niya, magsisimula ka dito ng ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 hanggang dito, 1 to 20. And then, sunod mo yung 21 dito. Number 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Yan. Dito sa pin number 31, ito. Bali, ah, makikita nyo naman dalawang capacitor na to. Yung nangungunang capacitor na yan, bandang taas. Diyan mo siya lalagyan ng jumper. Bali, kukunin mo yung paa niyan. Lalagyan mo siya ng resistor na 10K. Papunta sa ground. Kahit dito sa ground na to or dito. Basta sa ground mo siya ikakabit. Para ma-disable niya yung kanyang protect. Once na magka-problema kasi yung kanyang backlight IC, kahit okay pa lang, kahit yung problema, nagpo-protect siya. Pinapatay niya agad yung power. Ayun, mga kadok TV, matapos natin linisin, itatry natin kung mag-okay pa siya. Pag hindi siya nag-okay, saka natin siya gagawa ng jumper. Yung sinasabi ko yung jumper. Bali, itatry natin siya, mga kadok TV, matapos natin linisin. Try natin kung mamamatay pa siya kung hindi. Bale yun, umilaw na yung ating red light. Naka-red light siya. Standby. Yan, bubuhayin na natin. Try natin kung mag-okay na siya. Lumabas na yung kanyang Sony. Yan o, namamatay pa rin siya o. Namamatay pa rin siya. Ba't kanina yung tagal na? Hindi. Papabalik-balik pa rin siya. Pero, mataas nagbiblink siya ng
anim na beses. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos mawawala. Bali mga Kadok TV, matapos nating dinisin, yung mga pins niya, ganun pa rin siya, namamatay pa rin. Kaya kailangan natin maglagay ng damper. Damperan natin siya. Para ma-disable yung kanyang protect. Pero tatry muna natin, titesterin natin kung alin yung nag-breakdown sa kanya ng boltahe. Testerin muna natin yung power. Ano, mayroon siyang zero. Mayroon siyang zero. Ito, nag-break down talaga siya. So ngayon, gagawin natin, lalagyan natin siya ng jumper. Lagyan natin siya ng resistor. O resistor na to, 10K balde niya. Lalagyan natin siya sa pin number 31 ng kanyang driver, ang kanyang backlight driver IC. Hinangan muna natin siya. Medyo mahirap itong hinangan kasi maliit eh. Salamin. Salamin. Hindi na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. 20 yung kabila, then bilang ka ng 11 hanggang dito sa kabila para 31 siya. Sa pin number 31 din mo ito nalagay. Pin number 31. Thank you.
hindi pa nakita. Gahibla lang yata yun eh. Medyo ingat lang kayo sa pagja-jumper kasi minsan baka mag-pag-short nyo yung mga paano IC, delikado. Si-short yan, puputok. Yan, naka-jumper na ngayon mga ka-Doc TV. Bali, ayan siya. Okay, tapos ayan. Hindi siya nag-ano makita. Bali, yan yung ginawa ko. Naka-jumper siya na pin number 31 papunta sa ground. Yan, tatry natin. Mga ka-Doc TV, nilagyan ko siya ng balot para in case na lumapat, di siya mag-shoot. Tatry natin ngayon. Tatry natin kung ano yung mangyayari. At mga ka-Doc TV, tatry na natin. Bukan natin lagi ng isip lang.
Kaya na ang bundo. Palakas yan. Nakal na. Ano program? Sa HDMI ko eh. Nasaan yung ano mo? Control? Control. TV, okay na. TV, binalik na namin sa dating yung lagayan. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Ayun, mga Kadok TV, nandito na ulit tayo. Nakauwi na tayo dito sa bahay. Maraming salamat sa lahat ng mga manonood at makakapanood ng video na ito. Sana may natutunan kayo. Babalik kami sa mga susunod pang video at sana suportahan nyo ang channel ko Doc TV. Pakihit po ng subscribe button at bell button para updated kayo sa mga susunod na i-upload kong video. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, Doc TV po. Bye bye.